na magpatuloy ng sinimulan. Ang dakilang at hikain, tayo ang may pasanin ng ang kanyang hinabili. Malapit mat malayo'y marating. Ikaw at ako ang bayan, wala nang ibang inaasahan. Alagad ng kasalukuyan, kilala ng tao ang kanyang ebanghelyo, ay marinig at maisa puso. Humayo ka, o bayan, naglayang pag-ibig, balita ng kalikasan. Sandaigdig, tumirin ang himpapawid, ang dagat at lupa, hanggang ating maihatid si Jesus sa madla. Oh,
Pagsigan ng bagong tuklas na lupain, kasama sa pag-ahon ng pinuno at mga kawal, ang alagad ng simbahan dala ang krus. Sa paraang ito, dumating sa binansagan nilang Pilipinas ang pananampalatayang Katoliko-Romano, na sa loob ng may 400 taon ay naging reliyon ng mga katutubo. Lubos sa kapangyarihan ng simbahan, ng mga praile. Sila lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan at makakabasa ng Biblia. Sunod-sunuran lamang ang mga katutubo sa mga kautosan ng simbahan. Matapos magapi ang mga barkong bantigman ng Espanya sa labanan sa loob ng Maynila at mabili ng bansang Amerika ang Pilipinas, ay isinugo ng pamahalaang Amerikano kasama ng kanyang mga kawal ang mga naunang misyonero upang pangalagaan ang pangangailangan sa pagsamba ng mga kawal. Nagsimulang mangaral ang mga misyonero sa mga katutubo. Nakarating ang mga Amerikanong misyonero sa Binuangan sa pangunguna ni Dr. Marvin A. Rader kasama si Pastor Catalino Santos. Nagdala sila ng mensahe ng Diyos at pananampalatayang Metodista sa ating nayon. Nahikayat ang ilang haligi ng Romano-Katoliko sapagkat bago ito sa kanilang pandinig, kaiba sa kinamulatang katuroang Katoliko. At nakaramdam sila sa kapwa ng pag-iinit ng puso na nagpasigla ng kanilang damdamin. Buwan ng Mayo 1905, nang marinig na Tiburcio, Obusio de los Reyes at Arcadio, Cadio Mendoza ang makabagong katuruan dahil sa bagong karanasan. Masigla nilang ibinalita ang narinig at nasaksihan sa kanilang mga pamilya, pinsan at kaibigan. Sabay ng paglago ng bagong pananampalataya ay dumating ang mabibigat na mga pagsubok, matalim at humusgang pagtutuliksa ng simbahang Katoliko. Ang batuhin sa gitna ng pananambahan o dili kaya ay dulutan sila ng malakas na ingay. Ngunit, ang buong kapatiran ay patuloy na nagtapat sa kanilang pananampalataya. Isang pangyayari ang nagbigay ng pagkakataon sa kapatiran na ipakita sa lahat na umuusig ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa kapwa. Ang pakikipagkapwa-tao, pagtutulungan, pagbibigayan ang ilan sa mga naging susi upang maabot ang marami nating kababaryo. Maraming tao ang nagsimulang mag-ukol ng mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa kapatiran ng bagong iglesia. Dahil dito, may mga nahikayat sila kaya't naging inspirasyon at hamon ito upang ang ating iglesia sa Kaybadya
ay matatag noong 1916. Sa pagdaan ng mga taon, ang bagong gusaling sambahan ay naging maliit sa pagpatuloy ng padami ng ating kapatiran. Kaya't kinakailangan magtayo ng isang bahay dalanginan. Kahit may kahirapan sa buhay, sa bigkis ng pagkakaisa at pagtutulungan ay nakapagpatayo ng isang kapilya. Sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nanirahan ang mga Hapones sa binuangan ng ilang panahon. At bago sila tuluyang umalis, sinunog nila ang buong baryo kasama na ang bahay-sambahan. Matapos ang ikalawang digmaan, taglay pa rin ang pag-asa at pananampalataya, muling bumangon ang kanyang iglesia. Isang malaking tolda ang naging pansamantalang bahay-sambahan, kasunod ang pagpupunyaging maisaayos ito. Nobyembre 1975, naay sa katuparan ang isang kakaiba at panibagong ministeryo ng iglesia. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng World Vision Philippines at Bright Star Project 726, isang proyekto kung saan ito ay naglalayon na matulungan ang mga batang nangangailangan sa pamamagitan ng sponsorship at higit sa lahat ay ang mailapit ang bawat sambahayan sa ating tagapagligtas. Isang ministeryo pa rin ang nais sa katuparan dahil sa proyektong ito. Ito ay ang unang kindergarten school ng iglesia pagkamat hindi ito nagtagal. Taong 1985, nang formal na naging pag-aari ng iglesia ang lupang kinatatayuan ng bahay-sambahan sa pamamagitan ng bukas na pagkakaloob ng mga kapatid na Angel Huat at kapatid na Rufina de Armas. Sa taong ito, nasubok ang katatagan ng iglesia. Itong panahon kung saan nilubog ng tubig baha ang ating bahay-sambahan. Nilamon ng tubig ang apat na sulok nito, ngunit patuloy pa rin ang pananambahan kahit babad sa tubig ang ating mga paa, basa ang mga damit, at ginawin sa lamig ang buong katawan. Subalit dahil sa init ng pananampalataya at sa biyaya ng Diyos, ang bawat isa ay hindi natinag. Tinalo ng init na ito ang lamig na nararamdaman. Ito ang pagpapatunay na anuman ang ating danasin, kung patuloy tayo magtitiwala sa Diyos, ang lahat ay ating magagawa. Bagamat mahirap at masalimuot, tumahak ang iglesia sa isang napakalaking hamon. Ito ay ang pagpapatayo ng isang makabagong bahay-sambahan na ginugugulan ng mahigit 5 milyong piso at naising maipatapos at magamit bago dumating ang pagdiriwang ng 100 taong pagkakatatag. Isang bagong milenyo ang sumapit sa kasaysayan ng daigdig. Ito rin ang panahon ng mga panibagong uri ng misteryo ng ating iglesia, habang patuloy na naghahanda para sa 100 taong kaarawan nito. Isang panibagong misyon ang napasimulan na pinangunahan ng mga kabataang may sapat na gulang, ng mga kabataan hanggang sa mga bata. Ito ay ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng Black Theater sa tulong nina kapatid na Rona Alfonso at Lenny Mercedes. Nang magpasya rin ang council na ayusin ang munting paaralan. Kaya't ipinasyang ipatala ito sa Securities and Exchange Commission at sa the Department of Education. Sa kasalukuyan, ang SEC registration pa lamang ang naaprubahan, kabilang dito ang pagbabago ng pangalan mula sa Binuangan Ecumenical School
sa Binwangan Ecumenical School of Tomorrow. Taong 2016, ang ating paaralan na Binwangan Ecumenical School of Tomorrow ay binigyan ng pagkilala kung saan ito ang kauna-unahang preschool sa Division ng Bulacan, inaprubahan ng Department of Education sa pangunguna ng board chairman nito na si Flordelisa J. Papa. Nagpatuloy ang kanyang iglesia sa mga ministeryong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Bagamat bawat taon ay puno ng pagsubok, hindi ito naging hadlang, subalit naging isang hamon sa bawat kaanib upang lalong maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia. Ilan sa mga ito ay patuloy na mamamahayag ng salita ng Diyos sa buong barangay kung saan nagkakaroon ng evangelism nights, film showing, cell group, summer retreat, house of praise, at lalong higit ang pag-abot sa mga kapatid sa kalapit bahaging lugar upang maibahagi ang kaligtasang nagmumula kay Kristo. Nagkaroon at magkakaroon pa ng pagpapalitan ng mga manggagawa, mga namumuno at panibagong kasapi ng iglesia. Ngunit, dapat nating tandaan na ang nagkakaisang Iglesia Metodista ng Binwangan ay mananatili sa kanyang misyon na ginampanan sa loob ng maraming taon at patuloy na gagampanan sa darating pang mga panahon. Ito at ang pagpapahayag ng mensahe ng ating Diyos, ang kanyang kabutihan at pagliligtas. Ang apat na sulok ng Iglesia ay saksi sa tagumpay at kabiguan, sa ligaya at lungkot na naranasan ng bawat kaanib nito. Subalit, gayunpaman, ang krus ay mananatiling nakatunghay sa buhay at karanasan ng bawat kaanib. Upang anumang mangyari, ang bawat isa ay magpatuloy sa pananampalataya. Sa mga pinuno ng aming iglesia, salamat sa inyong katapatan. At sa susunod na henerasyon, naway patuloy nating panghawakan ang katapatang ito, ang pananampalatayang ito, sapagkat ang tunay na pundasyon nito ay si Kristo.